Magandang araw po sa inyo mga ka-online. Nakapag-subscribe na ba kayo? Nako, kung hindi pa, pindutin po ang subscribe button at ang ating notification bell para updated po kayo sa mga bagong post ng inyong Papa Dudut. Tulungan niyo din po kaming lumaki ang ating community ano sa pamamagitan po ng pag-invite sa inyong mga kaibigan na makinig araw-araw sa mga bagong post ng inyong si Papa Dudut. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories, minsan makikilala natin ang espesyal na tao sa mundo na ipararamdam sa atin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Tuturuan tayong magmahal at magpahalaga. Mapalad ka kapag nakilala mo ang taong nakalaan para sa iyo. Sabi nga po nila, kapag natagpuan mo na ay huwag mo nang bibitawan pa. Ngunit minsan, kahit gaano pa kahigpit ang hawak mo, hahablutin na lamang bigla ito sa iyo ng tanhana. Sa mga oras na hindi ka handa, sa oras kung kailan ka pinakamasaya, minsan sa oras pa kung kailan akala mo ay hindi ka na mag-iisa, sa isang iglap ay pwedeng magbago ang lahat. Dear Papa Dudut, batiin muna kita at ang lahat ng inyong taga-subaybay ng isang magandang araw. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang April, 29 years old. Hindi ko ito tunay na pangalan. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang nurse dito sa Qatar. Matagal ko nang gustong ikwento ang pangyayaring halos ikawasak ng puso ko. Sabi nga ng therapist ko, malaking tulong ang pagsusulat para ma-express ko ang nararamdaman ko. Sana makatulong din ako kahit papaano sa mga taong maaaring pinagdadaanan din ang dumating na pagsubok sa aking buhay. Bata pa lamang ako ay takot na akong pumasok sa isang relationship. Siguro dahil nakaranas ako ng trauma noong high school ako. May nanligaw sa akin noon. Tapos nang sagutin ko ay bigla kong nalamang pinagpupustahan lang pala ako. Mabuti na lang at nalaman ko ng maaga. Nakipaghiwalay agad ako pero nawala rin ang tiwala ko sa mga lalaki. Pakiramdam ko na laro lang ang tingin nila sa pag-ibig. Nawalan din ako ng confidence sa sarili ko. Pakiwari ko kasi ay hindi ako maganda kaya pinagpupustahan lang ako. Isang papremyo sa laro ng mga lalaki. Nakatapos ako Papa Dudut ng kursong nursing at naging isang rehistradong nurse. Hindi naging madali ang pagsisimula ng aking karera bilang isang healthcare worker. Napakahirap maghanap ng trabaho ng mga panahong yon at kung meron mang trabahong makita, kalimitan ay napakaliit lamang ng sahod. Swerte mo pa kung may sahod at madalas hanggang volunteer lamang ang kayang i-offer ng ospital. Ganito itrato noon ng mga nurses. Kailangan lang maging matyaga at lunukin ang pride dahil kapag nagkaroon ka ng 2 years experience ay pwede ka nang mag-ibang bansa. Doon ay mas appreciated ang mga nurses. Malaki pa ang pasahod. Wala sa isip ko noon ang magkaroon ng boyfriend at nakatuon lamang ang atensyon ko sa pangarap kong maging isang nurse sa ibang bansa. Natanggap naman ako sa isang private hospital na malapit sa school namin noong college. Minsan may nagpaparamdam ng mga katrabaho pero hindi ko yon binibigyan ng kahulugan. Minsan sa trabaho ay nalilink ako sa ibang doktor at nurses pero ikinikibit balikat ko lamang yon. Wala akong panahon sa pag-ibig. Matapos ko lang ang 2 taon ay aalis agad ako sa bansang ito. Planado na ang buhay ko. Ngunit mapagbiro ang tadhana, Papa Dudut. Hindi ko po inaasahan ang lahat. Akala ko bato ako na hindi kayang magkagusto sa ibang tao. Nagbago ang lahat ng inimbitahan kami ng isang kamag-anak ng dati naming naging pasyente. Matagal kasi naming inalagaan ang kanilang ama dahil sa stroke.
Nang makauwi ay nagplano sila ng celebration para sa ika-60 years old nito. Sa totoo lang ay challenging din kasi ang relatives ng mga patient. May mga demanding at kung utusan ka ay akala mo ay binili nila ang buong pagkatao mo. Bukod tangi ang magandang ugali ng pamilyang ito kaya hindi namin magawang tanggihan. Sinabi pa nga ng mga ito na hindi na namin kailangang magdala ng regalo. Presensya lang namin ay sapat na dahil itinuring ng pamilya nila bilang magandang regalo ang ginawa naming pag-aalaga sa kanilang ama. Nagdala pa rin ako ng cupcakes ng araw na yon. Mahilig kasi talaga ako sa baking. Nahihiya kasi ako na umattend ng party na walang kahit na anong dala. Sinalubong naman kami ng mga relatives ng may ngiti sa labi nila. Ipinakilala pa kami sa mga bisita bilang mga naging nurses ng kanilang ama. Nakakataba ng puso kapag may mga taong nakaka-appreciate ng trabaho namin bilang nurses. Uy April, ang tahimik mo naman dyan, puna ni Joby na co-nurse ko rin sa ospital. Nasa may sulok lang kasi ako at nag-o-observe lang sa mga bisita. Hindi kasi ako mahilig makipag-socialize. Madalas ay tahimik lang talaga ako kahit nasa gitna ng isang party. Iniwan ako ni Joby at nakipagkwentuhan ito sa mga relatives ng birthday celebrant. Tahimik lamang ako habang iniinom ang orange juice sa hawak kong baso. Nabigla na lamang ako nang may tumabi sa pwesto ko. Napalingon ako sa kanya at nakita kong hawak niya yung cupcake na dinala ko. Lumingon siya sa akin at nakatitig siya sa akin nang kagitin niya yung cupcake. Hindi ko alam kung bakit parang bumilis ang tibok ng puso ko. Lalo na nang mapangiti siya habang inunguya niya yung cupcake. Moreno siya at nangungusap ang kanyang mga mata. Matangos ang kanyang ilong at makapal ang kilay. Kahit ako ay nagulat sa aking sarili na gumagawa na pala ako ng mental notes sa physical appearance ng lalaking katabi ko. Isa ka raw sa naging nurse ni Tito? Tanong sa akin ng lalaki. Tumango-tango lamang ako at nakatitig pa rin ako sa kanya. Napansin ko kasi na may icing sa ibabaw ng labi niya. Ah, oo, tipid kong sagot sa kanya. Salamat sa pag-aalaga ninyo ha. Akala talaga namin hindi na magigising si Tito nang dalhin namin siya sa ospital. Aniya at muling kinagat yung cupcake. Mas lalo tuloy dumami yung icing sa labi niya. Ikaw daw yung nag-bake nito? Tanong niya habang ngumunguya. Ah, oo, muli kong sagot. Itinuro ko sa kanya na may icing sa may labi niya. Sinubukan niyang punasan ang labi niya pero nakapagtatakang hindi niya mapahid yung mismong icing. Ang kalat tuloy niyang tignan. Kumuha na lamang ako ng panyo at nagulat siya nang punasan ko ang labi niya. Kahit ako ay nagulat din sa ginawa ko. Agad ko namang nilayo ang kamay ko nang mapunasan ko ang labi niya. Naramdaman ko ang pamumula ng pisngi ko. Tumungo na lamang ako para hindi niya mapansin. Salamat nurse. By the way, anong pangalan mo? Ako nga pala si Topher. Pagpapakilala niya habang inabot sa akin ang kanyang kamay. April? Tumingin ako sa kanya at nakipagkamay. Ngumiti si Topher at lumabas sa mga dimples sa magkabila niyang pisngi. Hindi ko na rin mapigilang mapangiti, Papa Dudut. Muling bumilis ang tibok ng puso ko. Nang araw na yon ay nalaman ko sa sarili kong nagkaka-crush pala ko. Hindi pala ako totally manhid. Hindi siya umalis sa tabi ko matapos naming magkakilala. Hindi na kami nag-usap pero nandun lang siya sa tabi ko. Umalis para kumuha ng pagkain pero bumabalik pa rin.
Nang magaya si Joby na umuwi ay nagalok siya na ihatid kami sa paradahan pero tumanggi ako. Sinabi ko na kaya naming dalawa ni Joby. Siniko pa ako ni Joby pero desidido ako. Hindi ko naman siya lubos na kilala kaya ayoko magtiwala. Ayoko ring mapag-usapan kami ng iba nilang kamag-anak. Puro pang-aasar si Joby sa akin nang makasakay kami ng jeep. Chance mo na yun, April? Mukhang crush ka ni kuya eh, sana man lang pumayag ka na ihatid tayo. Mukhang mabait pa naman yun, pang-aasar ni Joby. Hindi naman natin kailangan magpahatid. Alam naman natin yung daanan eh, sagot ko sa kanya. Kakaganyan mo baka lalo kang hindi magka-jowa, ang sabi pa ni Joby. Wala naman talagang akong plano magka-jowa. Malapit na tayong mag 2 years kaya malapit na rin akong makaalis sa Pinas. At yun ang plano ko, sagot ko naman sa kanya. Pero aminin mo ha, ang cute ni kuya, pangungulit ni Joby. Oo, sagot ko pero hindi ko napigilang mapangiti. Sabi na nga ba eh, nagkaka-crush ka rin? Nung una talaga akala ko bato ka. Pero in fairness, cute na si kuya for me kahit noong bumisita yun sa ospital, aniya. Pero hindi ko siya nakikita noon eh, ang sabi ko. Minsan kasi off duty ka kapag dumadalaw yun. Pero at least nakatadhana kayong magkita ngayon, ang sabi ni Joby na kiniliti pa ako sa bewang. Ikinibit balikat ko na lamang yon, Papa Dudut. Wala naman akong panahon para maniwala sa tadhanang binabanggit ni Joby ng gabing yon. Hindi ko rin inakala na makikita ko ulit si Topher sa harap ng ospital matapos ang morning shift ko. Nakatayo lang siya sa labas na parang may hinihintay. Agad niya akong binate nang makita ko siya. Hi Nurse April, ang bante ni Topher. Hoy Topher, sinong hinihintay mo? May pasyente ka ba ulit na dinalaw? Tanong ko sa kanya. Napatungo siya at hindi makadiretso ng tingin sa akin. Mahigpit ang kapit niya sa straps ng backpack niya para siyang kinakabahan. Sa totoo lang eh hinihintay kita, sagot niya na kinabigla ko. Ha? Bakit mo naman ako hinihintay? Tanong ko. Kakatapos ko lang din kasi magtrabaho at naisip ko na dumaan na lang dito para sana ayain ka na kumain, ang sabi niya. Sa totoo lang ay hindi ko napigilang mapangiti, Papa Dudut. Sige, sakto, gutom na rin ako. May malapit diyang mamihan? Tara, sagot ko sa kanya. Sa totoo lang ay napaka-casual lang ako kasi ayoko namang bigyan ng mali siya yung paghihintay sa akin ni Topher. Baka naman gutom lang din siya at concerned din siya sa akin. Tahimik lang kaming kumakain ng mami. Sakto lang din naman dahil hindi rin naman ako madaldal kapag nasa hapagkainan. Mas na-enjoy ko ang pagkain kapag tahimik lang. Nurse April, kumusta ang duty mo? Putol ni Topher sa katahimikang namamagitan sa amin. Okay lang. Hindi masyadong toxic ngayon sa pediatric ward kasi konti lang ang admission. Sagot ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin sa toxic? Tanong niya sa akin. Toxic yung term na ginagamit namin kapag sobrang busy tapos aligagana sa sobrang daming gagawin. Tapos, hindi na makakain at makaihi sa dami ng order ng doktor at utos ng mga relative. Sagot ko sa kanya. Mahirap palang maging nurse no? Tanong niya ulit. Oo, mahirap. Kailangan matyaga ka. Dapat focus ka lang sa goal mo in life. Aalis talaga ako sa Pinas after 2 years. Mas mataas ang sahod sa ibang bansa, sagot ko sa kanya. Sayang, siguro kung malaki lang ang pasahod dito hindi ka na aalis. Napansin kong bigla siyang nalungkot. Saan ka pala nagwo-work? Tanong ko naman sa kanya. Diyan sa may hardware, 2 kanto mula sa hospital nyo.
Anong duty mo bukas? Pwedeng sabay ulit tayo kumain kung gusto mo? Sagot niya sa akin. Straight duty kasi ako bukas. From 7 a.m. baka 11 p.m. na ako makauwi kung matatapos ko kaagad lahat ng doctor's orders. Sagot ko. Natapos kaming kumain at akma na sana akong magbabayad nang pinigilan niya ako. Ako na muna, Nurse April. Ako rin kasi ang nag-aya, ang sabi niya. Naku, hindi, KKB tayo, kanya-kanyang bayad. Tutol ko naman. Sige, ganito na lang ha. Libre kita ngayon tapos libre mo na lang ako sa susunod. Parang siguradong masundan pa itong pagkikita natin. Suhestyon niya. Parang namula ang pisngi ko sa mga sinabi niya kaya tumahimik na lamang ako. Matapos kumain, hinatid niya ako sa paradahan ng jeep. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo ha, Nurse April. Paalam niya sa akin bago ako umakyat ng jeep. Topher, April na lang ang itawag mo sa akin. Masyadong formal kapag Nurse April, ang sabi ko sa kanya. Okay, see you ulit, tanong niya sa akin. Sige, sagot ko at nginitian muna siya bago ako sumakay ng jeep. Sinilip ko pa siya sa labas at kinawayan niya ako nang umandar na ang jeep. Nakangiti siya at nakalabas ulit ang cute niyang mga dimples. Napangiti lang din ako, Papa Dudut, at hindi ko inalis ang tingin sa kanya hanggang sa mawala na siya sa paningin ko. Nang gabing yon, bago matulog ay nakatanggap ako ng friend request mula sa kanya. Inaccept ko kaagad. Good night, April. Sweet dreams. God bless sa duty bukas. Mga salitang natanggap ko nang tanggapin ko ang friend request niya. Isang heart emoji lang ang pinadala ko. Bumalik na ako sa pagtulog at pakiwari ko, buong gabi akong nakangiti, Papa Dudut. Maganda ang mood ko sa pagkagising kinaumagahan. At kahit pa napakaraming procedures at admissions ng araw na yon, hindi ko na napansin dahil naging ganado ako sa duty. Napansin nga ng mga kasama ko na parang inspired akong mag-duty. Sinabi ko na lang na maganda ang gising ko. Nang matapos ang shift ko ng gabing yon ay nagulat na lamang ako nang paglabas ko ng hospital ay naroon si Topher. Inasar tuloy kami ng ibang nurses na kasabay ko ring nag-straight duty. Hoy Topher, sinong hinihintay mo? Tanong ko sa kanya habang umaasa na sana ako ang dahilan. Ikaw, may dala kasi akong pagkain kasi feeling ko eh hindi ka pa kumakain. Puro fast food pa naman ang bukas ngayon kaya naisipan kong ipagluto ka na lang. Bati niya at nilabas niya sa bag niya ang isang baunan. Hindi ko mapigilang mapangiti, Papa Dudut. Nagpaalam ng iba kong katrabaho, may plano pa sana kaming kumain pero sabi nila ay mukhang may nag-prepare na naman daw ng food para sa akin. Grabe naman, nag-abala ka pa, ang sabi ko sa kanya. Chop suey at adobo yan. Hindi ko pa kasi alam ang paborito mo. Naisip ko rin na dapat kumakain ka ng gulay para lumakas ka. Sunod-sunod niyang tugon sa akin. Hindi ko napigilang mapangiti. Topher, pwede ko bang malaman bakit mo 'to ginagawa? Tanong ko sa kanya. Alam ko naman na yung effort na yon ay hindi dahil sa gusto lang niya akong maging kaibigan. Pero gusto ko lang makasigurado. Baka mamaya laro lamang ito katulad ng ibang nakilala kong lalaki. Gusto kita? Diretsahang sagot niya. Natigilan ako at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May halong kaba at takot sa dibdib ko, Papa Dudut. Hindi agad ako nakapagsalita at iba pala yung epekto sa akin kapag narinig ko na yon mula sa kanya. Parang naalala ko na naman yung trauma ko back in high school. Hindi pa pala nawawala yon. Hindi mo pa naman ako kilala. Paano ka nagkagusto sa akin? Tanong ko sa kanya. Hindi ko rin alam kung ano itong nararamdaman ko simula nang makita kita sa party ni Tito eh.
Hindi ka na talaga mawala sa isipan ko, paliwanag niya. Sorry pero wala kasi akong planong mag-boyfriend pag amin ko sa kanya. No pressure naman eh. Wala ka namang dapat gawin. Gusto ko lang malaman mo na gusto kita. Gusto kitang makilala. Gusto kitang ligawan. Sana hayaan mo na lang ako. Mas sumasaya ako kapag nakikita kang nakangiti. Ngayon lang din ito nangyari sa akin. Sorry rin kung nabigla kita. Pagpapaliwanag niya. Napatungo na lamang ako at hindi ko alam kung ano ang dapat sabihin sa kanya. Tinanggap ko naman ang dala niyang pagkain, Papa Dudut. Hinatid niya ako sa paradahan ngunit nanatili akong tahimik. Katulad ng dati, kinakawayan pa rin niya ako nang umandar ang jeep. May tipid lamang ako ng ngiti sa aking labi. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Paano niya ako nagustuhan? Gayong tatlong beses pa lamang kaming nagkita. Parang masyadong mabilis. Sabi nga nila, mabilis lumipas kapag mabilis mong naramdaman. Natakot ako. Hindi pa talaga ako handa sa isang relationship at sunod-sunod ang kanyang naging mensahe sa Facebook. Kinain ko ang bigay niya sa akin at hindi ko napigilang mapangiti kasi halata na pinag-effortan niya ang lutong yon. Mainit pa nga nang tanggapin ko mula sa kanya. Siguro ay umuwi muna siya para iluto yung pagkain bago ako pinuntahan sa ospital. Hindi ko maitatanggi na ang sweet naman niya talaga. Hindi biro ang ganong effort mula sa isang lalaki. Ngunit nag-alangan pa rin ako, Papa Dudut. Hindi pa kami lubos na magkakilala. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Joby. Uy April, chika mo nangyari kanina, dali. Kilig na kilig si Joby sa kabilang linya. Bumuntong hininga lamang ako. Alam mo girl, ang lalim naman yan. Bakit parang hindi ka naman masaya? Tanong nito sa akin. Joby, umamin siya sa akin na gusto niya ako. Sagot ko sa kanya. Isang malakas na tili ang narinig ko mula kay Joby. Para siyang bata na excited. So anong sinagot mo? Tanong niya. Sabi ko eh, bakit? Bakit niya ako nagustuhan? Gaga! Ginawa mong pang Miss Universe ang tanong mo. Girl, sa love, hindi yan hinahanapan ng dahilan. Kapag tinamaan ka, tinamaan ka. Baka na love at first sight sa'yo yun. Cute naman si kuya eh, push mo na yan, girl. Halatang mas excited pa si Joby kumpara sa akin. Hindi ko alam eh, bigla na lang ako natakot. Kung gaano kabilis siyang nagkagusto, baka ganun din kabilis magbago ang isip niya. Sagot ko. Girl, minsan huwag kang overthinker. Ang nega mo kasi eh. Hindi lahat ng lalaki, pare-parehong manluloko. Hindi mo pa naman siya jojowain, hindi ba? Nagsabi lang siya na type ka niya. Just give him a chance na patunayan ang sarili niya. Ikaw naman ang may control sa situation eh. Kung hindi mo siya bet, just say no. Yun lang, paliwanag ni Joby. Tama naman siya sa mga sinabi niya kaya natigilan ako. Or pwedeng kaya ka natatakot dahil may feelings ka na rin for him. Tama ba ako? Tanong sa akin ni Joby, bigla akong kinabahan. Wala no, grabe ka naman. Natataranta kong sagot. Sabi ko na nga ba eh, may feelings ka na rin eh. At napoproject mo lang sa kanya yung takot mo girl. Masyadong maiksi ang buhay para maging negative ka sa ibang tao. Just go with the flow. Gamitin ang puso at utak at the same time. Suhestyon ni Joby. Napangiti ako sa mga sinabi ng kaibigan ko, Papa Dudut. Malaking bagay na may katulad ni Joby na nakapagbibigay ng advice sa akin. Nagpaalam ako kay Joby at si Topher naman ang message ko. Nagpasalamat ako sa kanya. Sinabi ko rin na huwag siyang mag-expect kung sakaling ituloy niya ang panliligaw. Huwag ka mag-alala. No pressure. April,
Willing to wait naman ako eh, reply niya sa akin. Isang smile emoji lang ang sined ko bago ko siya nireplyan ng good night. Lumipas sa mga araw at naging consistent si Topher sa kanyang panliligaw, Papa Dudut. Naging consistent din ako sa pagpapaalala sa kanya na huwag siyang mag-expect. Minsan sinasabi ko sa kanya na kung may magustuhan man siyang iba ay wala namang problema sa akin. Ngunit desidido raw siya na makilala ko at sana raw ay mas makilala ko siya. Katulad nga ng sinabi niya, Papa Dudut, ay mas nakilala ko siya. Tatlo silang magkakapatid at wala na silang ama. Namatay raw ito noong 10 taong gulang pa lamang siya, magkaedad kaming dalawa ngunit mas minabuti niyang magtrabaho muna kaya hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sinabi pa nga niya sa akin na mas na-inspire raw siyang bumalik muli sa pag-aaral dahil sa akin. Nagtrabaho sa Qatar bilang domestic helper ang ate niya habang nasa elementary pa ang bunso nilang kapatid. Hindi naman mahalaga sa akin ang financial status ng isang tao para gawin kong kaibigan. Nagtatrabaho naman siya bilang isang salesman sa isang hardware shop. Nagpatuloy si Topher sa panliligaw sa akin, Papa Dudut. Ang matigas kong puso ay unti-unting lumambot dahil sa kabutihang ipinapakita niya sa akin. Ipinakilala na rin niya ako sa kanyang ina at kapatid at lahat sila ay natutuwa dahil first time daw ni Topher na may pinakilalang babae sa kanila. Nakadalaw na rin ang ilang beses si Topher sa bahay. Nakilala na rin siya ng mama at kapatid kong lalaki. Nakaka-video call na rin niya si Papa na nagtatrabaho bilang seaman. At dahil sa kabutihang kanyang ipinakita ay unti-unti kong na-realize na hindi pala pare-pareho ang mga lalaki. May mga katulad pa pala ni Topher. Dahil sa isang pangyayari, mas lalo kong natutunang mahalin si Topher. Huwebes yon, Papa Dudut. Hindi maganda ang gabing yon dahil namatay ang isang cancer patient namin na matagal naming inalagaan. 4 years old lamang siya. Hindi ko siya makakalimutan. She was Cassidy. Sa sobrang lungkot ko, hindi ko namalayang hinihintay pala ako ni Topher sa labas ng hospital. May nangyari ba? Tanong sa akin ni Topher. Saka lang ako nahimasmasan nang marinig ko ang boses niya. Ha? Gutom lang siguro, tara kain tayo. Aya ko sa kanya. Dumiretso kami sa paborito naming mamihan na open for 24 hours. Si Topher na yung nag-order para sa akin dahil nakatulala lamang ako. Lutang talaga ako ng gabing yon. Kahit nang makarating na yung order namin ay nanatili akong nakatulala. Lalamig yung sabaw, April. Puna ni Topher at napatingin ako sa kanya sabay tingin muli sa mami. Ito yung nirequest niya sa akin bago siya namatay. Bulong ko. Sino April? Tanong niya sa akin. Sabi ko sa kanya, magpagaling lang siya tapos ibibili ko siya nito. Pero hindi ko na matutupad yung promise ko sa kanya. Sagot ko. Nakatulala pa rin ako at hindi ko magawang umiyak. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Basta ang alam ko ay malungkot ako. Kung malungkot ako, bakit hindi ako naiyak? Nagulat na lamang ako na nasabi ko yung dapat ay nasa isip ko lang. Baka in denial ka pa. Hindi pa nagsisink in sa'yo ang nangyari. Kung malungkot at hindi ka umiiyak, okay lang yun. Valid pa rin ang emotions mo. Paliwanag niya sa akin. Tara kain tayo ng balut. Bigla ako na lang naisip at saka ako tumayo. Nagulat si Topher dahil hindi ko man lang kinain yung in-order ko. Siya yung nagbayad at naabutan lang niya ako na nakatulala pa rin sa labas ng mamihan. Pumunta kami sa Sampaloc Lake at sikat na park malapit sa hospital namin. Doon kami bumili ng balut at umupo sa may isang tabi habang nakatanaw sa tahimik na lawa.
Full moon din ang gabing yon kaya tanaw ang refleksyon ng buwan sa tubig ng lawa. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Gusto kong magwala. Gusto kong umiyak pero hindi tumutuloy yung luha ko. Kwento ko kay Topher. Inabot niya sa akin yung balut at saka ko inumpisahang kainin. Tahimik lamang siyang nakikinig. Bilang nurse, dapat daw ay hindi kami naapektuhan sa mga nangyayari sa pasyente. We should act professionally all the time. Pero hindi naman kami robot eh. Tao lang din kami na may emotions. Minsan oo, namamanhid ka na lang kapag sunod-sunod na yung namamatay. Pero darating din yung time na tatamaan ka. Matutulala ka na lang at makakaramdam ng lungkot. Sa kabila ng modernong panahon at ilang taon mong pag-aaral sa kolehiyo, hindi mo pa rin pala kayang iligtas lahat. Hinaing ko kay Topher. Hindi siya umiimik at nakikinig lamang siya sa akin. Ang bata pa niya, 4 years old lang siya. Nagsisimula pa lang siyang mangarap and she wanted to be a nurse. I really want to save her. I even prayed with her pero hindi ko pa rin siya nailigtas. Bulong ko sa kanya. Hindi mo naman kailangang iligtas ang lahat. Ang mahalaga ay naramdaman nilang may nagmamahal at nag-aaruga sa kanila kahit sa kahuli-hulihang sandali nila. You are a great nurse, April, and I'm proud of you. At okay lang na maging malungkot minsan. Sabi mo nga, tao lang tayo. Nalulungkot, nagagalit, nasasaktan. Paliwanag niya sa akin. Sa mga sinabi niyang yon, Papa Dudut, ay doon na bumuhos ang aking mga luha. Bigla kong na-realize na all this time ay napapaka-feeling strong lamang ako. Siguro kailangan lang ng isang tao na tatanggapin ang kahinaan ko. Kapag kasama ko siya parang okay lang ako na maging mahina at nasasaktan. Dahil alam ko na nandyan lang siya at hindi ako iiwan. Niyakap niya ako nang bigla akong humagulhol. Niyakap ko siya at sinubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya. Okay lang na umiyak, April. It's okay not to be okay. Bulong niya sa akin. Umiyak lamang ako nang umiyak, Papa Dudut. Masarap pala yung pakiramdam na yung mga bagay na hindi mo kayang i-share sa parents and friends mo ay pwede mong ma-share sa isang special na taong hindi ka huhusgahan at tatanggapin ka kung ano at sino ka. Matapos ng gabing yon, ang dami kong na-realize, Papa Dudut. Masyado pala talagang maikli ang buhay. We should live our life to the fullest. And after graduation, alam ko na. Kasi ang plano ko sa life, which is ang mag-abroad at yumaman. Pero hindi kasi natin alam kung ano at sino ang darating sa buhay natin in between those moments na inaabot natin ang ating mga pangarap. Sa buhay ko ay dumating si Topher at masasabi kong I am one of the luckiest girl dahil nakilala ko siya on my way up. Dumating ang birthday ko at doon ko napagdesisyonan kung ano ang dapat ang mamagitan sa amin ni Topher. Naghanda kami ng munting salo-salo sa bahay. Nagluto si Mama ng mga paborito kong putahe at in-invite ko ang aking mga katrabaho at kaibigan, Papa Dudut. Siyempre, inimbitahan ko si Topher dahil gusto ko siyang sorpresahin. Happy birthday, April! Bati niya sa akin sa labas ng gate namin. Nginitian ko naman siya. Iniabot niya sa akin ang maliit na box na kanyang regalo pero hindi ko yon pinansin at sa halip ay nabigla siya nang hawakan ko ang kanyang kamay. Hinila ko siya papasok ng bahay at inanap ko si Mama at nang makita ko ay agad naming nilapitan. Ma, may sasabihin po pala ako sa inyo, ang bati ko kay Mama. Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Kami na po ni Topher, bigla kong sabi kay Mama. Nanlaki ang mga mata ni Topher at niyakap kaming dalawa ni Mama. I am so happy for the both of you, ang wika ni Mama.
at hindi pa rin makaimik si Topher. Gulat na gulat sa sinabi ko. Topher, huwag mong sasaktan ng anak ko ha. Utos ni Mama kay Topher na saka pa lang nahimasmasan. Opo tita, hindi po ako magpa-promise dahil gagawin ko. Mamahalin ko po ng todo ang anak ninyo. Tugon niya at bigla niya akong niyakap ni Topher. Nagpalakpakan ang mga bisita, lahat sila ay nakangiti at sumang-ayon sa relasyon namin. Yun ang pinakamasaya kong birthday, Papa Dudut. After ng mini announcement ko ay nag-usap kami ni Topher sa terrace ng second floor. Grabe ka? Ikaw dapat ang sosurpresahin ko pero ako yung nasurpresa. Feeling ko tuloy ako yung may birthday, ang sabi ni Topher sa akin. Mission accomplished naman pala yung surprise ko eh. Ang daya nga eh, mas matanda na ako sa iyo, ang sabi ko. Ilang buwan na lang naman at birthday ko na rin eh, sagot naman niya. Ang layo pa kaya? May lang ngayon tapos December pa yung birthday mo, giit ko pa sa kanya. Tipid nga yung birthday ko kasi pwede mo nang i-combine ang Christmas at birthday gift eh. Pero parang advanced birthday gift na itong nangyari sa araw na ito. Parang ito na yung best gift ever, sagot niya sa akin. Nasaan na nga pala yung regalo mo? Tanong ko sa kanya. Oo nga pala, munti ko nang makalimutan. Sagot niya at nilabas niyang muli mula sa kanyang bulsa yung maliit na box. Binuksan niya ito at may lamang kwintas. May pendant itong hugis eroplano. Pinatalikod niya ako at isunuot niya ito sa leeg ko. Paper airplane? Tanong ko sa kanya. O hindi ba sabi mo simula nung bata ka pa, dream mo ng mag-ibang bansa? Gusto ko rin malaman mo na narito lang ako at ayokong isipin mo na magiging hadlang ako sa mga pangarap mo. Paliwanag niya sa akin. Sobrang saya, Papa Dudut, nang sabihin niya sa akin lahat ng yon. May katulad pa pala niya sa mundo. Alam ko namang 2 years ka na sa work at magsisimula ka na mag-apply sa abroad. Gayunpaman, narito lamang ako to support you kahit pa malalayo ka sa akin. Kahit na malayo ka, tandaan mong may tahanan kang uuwian at ako yun. Paliwanag niyang muli sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit, Papa Dudut. Sobrang mahal kita. Ikaw lang ang gumawa nito sa akin kaya sobrang saya ko. Parang panaginip lang to. Hindi talaga ako makapaniwala. Sa sobrang saya ko parang pwede na akong mamatay. Pero syempre huwag muna. Mamahalin pa kita. Answered prayer ka. Mahal? Okay lang bang tawagin kitang mahal? Tanong niya sa akin. Oo naman mahal. Tugon ko at tumingala ako sa kanya. Hindi ko na napigilang halikan siya, Papa Dudut. Yun ang unang kiss namin sa mismong unang araw ng pagiging couple namin. Simula nang maging kami ni Topher ay mas naging magaan ang pakiramdam ko sa lahat ng bagay. Alam mo yung feeling, Papa Dudut, na mas naging appreciative ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Inilabas ni Topher ang best version of myself. Kahit sa trabaho, napansin nila na mas madali kong kontrolin ang temper ko. Mas naging kalmado at mahinahon ako. Siguro nga ganon kapag nasa tamang tao ka. Mas magiging healthy ka physically and emotionally. Natutuwa ako kay Topher dahil lagi siyang nasa bahay at nakikibanding sa nanay at kapatid ko. Para bang kay dali niyang naging parte ng pamilya namin. Wala na akong hihilinging iba bukod sa kanya. Sa bawat araw na tinititigan ko siya, alam ko sa sarili ko na siya lang ang lalaking makakasama ko sa panghabang buhay. Naging parte na siya ng mga pangarap ko. Salamat mahal. Bulong ko sa kanya nang minsan kaming mag-date sa may Sampaloc Lake. Hapon noon at kakatapos lang ng misa. Routine na namin yon na maupo sa alinmang bench sa may lawa para makapagkwentuhan at makapag-unwind. Special din ang lugar na yon dahil
Doon ko unang na-realize na mahal ko na si Topher. Kinuha ko ang kaliwa niyang braso at pinakbay ko siya sa akin habang ako ay sumandal sa tagiliran niya. Kasi dumating ka sa buhay ko, kahit wala sa plano ko ang mag-boyfriend. Heto ka and you proved me wrong. Thank you kasi number one supporter ka ng dream ko. Paliwanag ko sa kanya. Ano ka ba? Wala yon. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo dahil hinayaan mo kong mahalin ka at minahal mo rin ako. Natuto ulit ako magkaroon ng pangarap sa buhay. Gusto kong magkaroon ng diploma. Gusto kong maging proud ka rin sa akin. Bahagya ko siyang tiningala at nagtagpo ang mga mata namin. Proud naman ako sa iyo eh. Bulong ko at mabilis niya akong hinalikan sa labi. 2 years ka na sa work mo. Saan ka naman pala mag-a-apply? Tanong niya sa akin. Magpapasa ako ng application sa Lunes. May na-search kasi ako na home care nurse sa Qatar. Naisip ko na roon mag-apply kasi nandun din si ate mo. Pwede kami mag-banding doon. Sagot ko sa kanya. Napangiti siya. Sige, sasabihin ko kay ate para naman matour ka niya sa Qatar. Gusto mo samahan kita sa pag-apply mo? Tanong niya sa akin. Baka may work ka. Pagbabalik tanong ko sa kanya. Pwede naman ako mag-leave eh. Ayaw ko lang na mag-isa kang luluwas ng Maynila. Sagot niya. Sige, tara sa Monday. Thank you mahal. Ang wika ko. Tumunog ang cellphone ni Topher at naputol ang usapan namin. Mabilis niya itong sinagot at inaya na naman daw siya na mag-basketball ng mga barkada niya sa Lunes. Pero tinanggihan niya dahil sasamahan daw niya ako. Natuwa naman ako dahil ako pa rin ang priority niya. Minsan na rin akong pinakilala sa mga barkada niya. May mga ilang beses na rin akong sumama sa mga laro niya kapag wala akong duty sa ospital. Magaling sa larong yun si Topher. Pero minsan nag-aalala ako sa kanya dahil madalas kada matatapos ang laro ay dumediretso siya ng tulog at hindi man lang kumakain. Yun ang kwento ng mga kaibigan niya. Nagagawa lang nitong kumain every after game kung kasama niya ako. Pero kapag wala ako, madalas daw na wala rin itong kain bago ang laro. Supportive naman ako sa paglalaro niya pero gusto ko naman na hindi niya pabayaan ang health niya. Sinamahan ako ni Topher sa pagpapasa ng requirements agency. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos dahil matapos ang ilang araw ay tumawag sa akin ang HR at sinabing tanggap na raw ako sa trabaho. 2 years ang kontrata nito at renewable naman. Yun nga lang, hindi ako makakauwi ng Pinas sa loob ng 2 taon. Talagang kailangan ko magtiyaga para makapag-ipon ng pera. Nagtatrabaho ako noon sa duty ng tumawag ang HR. Sobrang saya ko ng araw na yon at binalita ko kaagad kay Topher at sa parents ko. Sinundo ako ni Topher ng araw na yon. Congrats mahal, proud ako sa iyo. Bungad niya sa akin. Salamat din, ikaw talaga yung lucky charm ko. Kain tayo, treat ko, ang bati ko sa kanya. Sige pero bago yun eh, may dadaanan muna tayo. Ang aya niya at hinila niya ang kamay ko. Natagpuan ko na lang ang mga sarili namin sa harapan ng katedral. Hinila niya ako sa part kung saan ay nagtitirik ng kandila ang mga deboto. Gusto ko na bago tayo kumain at magpasalamat muna tayo sa kanya, ang sabi ni Topher at nagsindi siya ng puting kandila. Pumikit siya at taimtim na nagdasal. Parang natunaw ang puso ko sa ugaling meron ng lalaking mahal ko. Sa sobrang kagalakan ko ay nakalimutan ko na dapat sa Diyos muna ako unang magpasalamat. Pero heto si Topher at pinapaalala niya ito sa akin. Nagsindi ako ng kandila at taimtim na nagdasal at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil ibinigay niya sa akin ang bukod-tanging lalaking umunawa at nagmahal ng walang pag-aalinlangan sa akin. Makadiyos at hindi maramot. Hindi ko akalaing kaya palang ibigay ng Diyos.
ang isang bagay na hindi ko hinihiling. Kaya niyang ibigay ang isang bagay na akala ko ay hindi ko kailangan. Natupad ang pangarap ko ng araw na yon at masaya ako na may bonus pang kasama. I feel so blessed ng araw na yon, Papa Dudut. Mahal, gusto ko na kapag natapos ang dalawang taon ay nakaharap na tayo sa dambanang ito, bulong ni Topher. Bigla akong kinabahan sa mga sinabi niya. Feeling ko ay nagpo-propose na siya sa akin. Oo naman, ako na ang pinakamasiyang babae kapag nangyari yon. Tugon ko at hindi ko nagawang pigilan ang mga luha sa mata ko. Huwag kang umiyak. Wala sa akin yung dalawang taon na magkakalayo tayo dahil ikaw naman ang pipiliin kong makasama habang buhay. Dalawang taon lang yon. Forever yung sa atin, ang sabi niya. Mahigpit ko siyang niyaka, Papa Dudut. Salamat mahal. Ikaw ang matagal ko nang hinihintay. Yung ganitong relasyon, right time and perfect timing. Kaya thankful ako kay God kasi binigay ka niya sa akin, bulong niya sa akin. Ako rin kasi hindi kita hiniling pero heto ka at niyayakap mo ko. At sinasabi lahat ng bagay na nais kong marinig, tugon ko. Namamangha na lang ako sa mga pagkakataon kung paano tayo naging ganito. Sobrang nakikita ko ng malinaw yung future na binuo ko para sa atin. Hindi kita iiwan. Sabay tayong mangangarap at magkasabay tayong tatanda. Bulong niya sa akin. Hindi matatawaran ang galak na talagang nabuo sa puso ko ng araw na yon. Nag-resign ako sa trabaho at inasikaso ko ang lahat ng dokumento para maproseso ang pag-alis ko. Nadaragdagan ang kaba sa dibdib ko sa bawat araw na lumilipas. Pero lagi kong iniisip na pinapangarap ko ito kaya kailangan kong lakasan ang loob ko. Alam ko namang kahit malayo si Topher ay handa siyang suportahan ako sa lahat ng oras. Nang gabi bago ako umalis ng Pinasay, nakiusap ako sa aking ina kung pwedeng makitulog si Topher sa bahay namin. Gusto ko siyang makasama dahil hindi rin biro ang dalawang taon. Nangako naman ako sa aking ina na hindi kami gagawa ng bagay na alam naming hindi niya gusto. Masaya ako dahil pumayag si mother ko at nakatulog si Topher sa bahay namin. Happy birthday! Bati namin kay Topher nang dumating ito sa bahay. Napakiusapan ko sina mama at ang kapatid ko na maghanda ng surprise birthday bash para kay Topher. 2 weeks pa bago ang birthday ko pero salamat. Tugon naman ni Topher. Lumapit ako sa kanya at pinahipan ang dalakong Black Forest cake. Wala kasi ako rito sa pagsiselebrate ng birthday mo kaya in advance na namin. So mahal, time to make a wish, ang sabi ko sa kanya. Parang wala na akong hihilingin pa kasi nasa harapan ko na yung dapat i-wish ko. Sagot ni Topher at hindi ko napigilang mamula sa sinasabi niya. Edi, gawa ka ulit ng bagong wish, suhestyon ko. Salamat mahal, parang wala na akong hihilingin pa. Minahal mo ako sa kabila ng mga kahinaan ko. Hindi mo tinitingnan ang estado ko sa buhay. Tinanggap niyo ako ng buo. Kaya ang hiling na ito ay para sa iyo, tugon niya. Pumikit siya at matapos ang ilang segundo ay hinipan na niya ito. Ibinaba ko yung cake sa mesa at saka ko siya niyakap at hinalikan sa labi. Buong gabi na puro tawanan at biruan lamang kami at naisip ko na ang saya sigurong maging haligi ng tahanan si Topher. Nagagawa niya kasing kaming patawanin kahit sa mga simpleng jokes lang niya. Hindi pa man nagsisimula ang trabaho ko sa Qatar pero nai-excite na akong matapos ang dalawang taon. Gusto kong bumuo ng pamilya na kasama ko si Topher. Sa sala dapat matutulog si Topher pero napakiusapan ko siya na tumabi sa akin, Papa Dudut. Nakatulog naman si mother ko at alam naman ni Topher ang boundaries ko. Nire-respeto niya ako bilang babae dahil ayaw niyang hadlangan ang pangarap ko.
Nakasandal lamang ako sa dibdib niya at dinarama yung tibok ng puso niya. Ramdam ko rin yung bawat hininga niya sa tenga ko. Gusto kong maging matagal ang mga sandaling yon. Sa unang pagkakataon ay hiniling ko na sana ay mas maging mahaba pa ang gabi. Sana ay hindi pa tumunog ang alarm clock ko. Mahal, I know na independent ka. Pero magkaiba ang tao roon at dito. Walang toffer doon kaya huwag mong pababayaan ang sarili mo. Lagi kang kakain on time ha, huwag kang magpupuyat. Lagi kang magdasal. Huwag kang malulungkot dahil isang video call mo lang. Kahit sino sa amin, papasahin ka namin lalong lalo na ako. Ang bilin niya sa akin. Masusunod po mahal, tugon ko naman sa kanya. Mahal, tandaan mo rin na lagi pagising mo, mahal pa rin kita. Bulong niya sa akin. Mahal na mahal kita. Bulong ko sa kanya at mahigpit kaming nagkayakap, Papa Dudut. Para akong hinihelin ang bawat paghinga niya. Ilang sandali pa ay nakatulog na ako. Dumating ang araw ng paglipad ko papunta ng Qatar. Hinatid nila ako hanggang airport at ang bilis ng tibok ng puso ko. Halo-halo ang emosyon ko ng araw na yon pero ang alam ko ay hindi ko napigilan ang pag-iyak. Pero laging pinapaalala sa akin ni Topher na ito ang pangarap ko. Kailangan kong harapin at tanggapin ang bawat pagsubok na maaaring dumating sa buhay ko. Kahit na anong mangyari, mag-focus ka lang sa mga pangarap mo. Huwag mo kaming alalahanin dito. Kahit miss mo na kami, huwag na huwag kang uuwi. Sayang yung opportunity. Mahal na mahal kita at iingatan mo lagi ang sarili mo ha. Ito ang mga huling bilin sa akin ni Topher bago kami magkalayo ng araw na yon. Malaking bagay na advance na ang technology sa mundo. Kahit papaano ay mas madali ko pa rin nakakausap si Topher. Kahit na magkalayo kami. Planado na naming dalawa ito at regular ang magiging video calls namin. Sabi nga niya 2 years lang naman kaming magtsatsaga. Hawak namin ang natitira pang mga oras. Ilang oras din ang lumipas bago ako nakarating sa bahay na tutuluyan ko sa Qatar. Malaking bagay na halos mga Pinay nurses din ang kasama ko rito. Agad kong tinawagan si Topher nang magkaroon ako ng pagkakataon. Napansin ko sa video call na namumugto ang mga mata niya. Ano nangyari? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Miss na kita pero masaya akong natupad ng mga pangarap mo. Tugon niya at hindi ko na rin napigilang maiyak. Grabe ka? Mas lalo mo akong pinapaiyak eh. Ang biro ko pa sa kanya. First time mo ngayon mahal. Think positive lang. Alam kong yakang-yaka mo ang pagstay dyan. Lagi ako nakasuporta sa iyo. Focus ka lang sa dream mo. Kahit mamis mo kami, huwag kang uuwi. Mahal na mahal kita. Bulong niya. Salamat. Alam mo talaga kung paano pagaanin ang loob ko. Mahal na mahal din kita, ang sabi ko. Mahirap kasi kapag na-homesick ka kaya lagi akong nandito anytime. Huwag mo yung kakalimutan. Kahit busy ako, uunahin kita. Kahit bumalik na ako sa pag-aaral, ikaw pa rin ang priority ko. Pagpapaliwanag niya. Ang swerte ko talaga sa iyo, tugon ko. Ako nga ang swerte at blessed eh. Wala na tayong down moments, puro ups na ito mahal. Salamat kay God dahil binigay kanya sa akin ang wika niya. Hindi naging mahirap ang adjustment ko sa work kahit na home care ang setting. Bukod sa madalas naming pag-uusap ni Topher ay ramdam ko rin ang suporta ng mga Pinay na kasama ko sa bahay. Siguro ang isang bagay na medyo nahirapan akong mag-adjust ay sa pagkain, karne ng baka at tupa ang kalimitang available sa Qatar. Mahal, namiss ko na yung adobo ni Mama. Kwento ko kay Topher noong minsang magka-video call ulit kami. Isang linggo nang nakalipas magmula nang makarating ako sa Qatar. Napansin ko na mukha siyang pagod at hinihingal. Mukhang napagod ka sa game ah.
Tanong ko sa kanya. Sinabi kasi niya sa akin kanina na may basketball game sila. Hindi lang ako nakapanood via video chat dahil may orientation ako sa work. Ah oo, dalawa kasi yung game kanina, napalaban kami ngayong araw. Pero buti parehas naman naming naipanalo, tugon pa niya. Kumain ka naman ba? Tanong ko sa kanya at tumawa lang siya. Yan nga bang sinasabi ko eh. Dapat hindi mo pinapabayaan ang sarili mo. Lagi mong pinapayo sa akin na mag-ingat pero ikaw, hindi mo man lang iniingatan ang sarili mo. Ang payo ko sa kanya. Sorry na po, wag na po magagalit ang mahal ko. Natatawa niyang tugon. Humiga siya at tinabi ang phone sa kama. Nakita ko siyang tumagilid at humarap sa akin. Pansin ko na medyo hinihingal siya sa paghinga at halatang napagod siya sa kanyang paglalaro. Kung pwede lang talagang ihag kita, nagawa ko na, mas mukhang pagod ka pa sa akin eh, puna ko. Itutulog ko lang to tapos bukas eh malakas na ulit ako. Kumusta yung araw mo? Tanong niya sa akin. Heto nga eh, nagkikrave na ako ng adobo ni mama. Kung pwede lang kitang padalhan dyan ng adobo, ginawa ko na. Hais, miss na kita mahal, tugon ko sa kanya. Miss na rin kita, lagi mong tatandaan na hinding-hindi na kita bibitawan. You made me so special, kaya kong tiising hindi madama yung yakap at haplos mo. Gagawin kong lahat para makagraduate at maging proud ka rin sa akin. Tutuparin natin lahat ng pangarap natin para sa ating dalawa, paliwanag pa niya. Yes mahal, tutuparin natin lahat yon, tugon ko. Huwag mong kalimutang mahal pa rin kita pagising mo bukas ha, bulong niya habang pumupungay ang kanyang mga mata. Mahal din kita pagising mo. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko dahil napansin kong nakatulog na siya. Nagulat pa ako dahil ang lakas ng kanyang paghilik. Nang makatabi kami sa pagtulog ay parang never naman siyang humilik noon. Mukhang sobrang napagod ang mahal ko ng araw na yon. In-screenshot ko pa siya kasi nakanganga pa siya habang mahimbing ang pagkakatulog. Binaba ko ng phone at hindi ko na siya inabala sa kanyang pagtulog. Kinabukasan ay nagtaka na lamang ako nang hindi sinasagot ni Topher ang mga tawag ko. Kadalasan ay siya ang unang tumatawag sa akin. Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nag-alala. Inisip ko na lamang na baka nasa work at nakalimutan niyang tumawag. Pero hindi kasi niya yon kinakalimutan. Sinubukan kong tawagan ang ilang workmates niya pero sinabing hindi raw pumasok si Topher ng araw na yon. Mas lalo akong nag-alala. Tinawagan ko ang number ng bahay nila pero wala ring sumasagot. Nag-chat ako sa nanay niya at sinabi nitong umalis daw siya na nakalock pa rin ang kwarto ni Topher. Mukhang tulog pa raw kasi maaga pa ng mga oras na yon. Para lang sa peace of mind ay tinawagan ko ang pinsan niya at pinapunta sa bahay nila. Nasa laundry area ko noon nang marinig ko ang tawag mula sa pinsan ni Topher. Hello Edgar? Bati ko sa kabilang linya. April? Humahagulhol si Edgar sa kabilang linya at parang unti-unting gumapang ang takot sa dibdib ko. Anong nangyayari? Uminahong ka. Si Topher eh. I'm sorry. Natatarantang sagot ni Edgar at hindi ko siya maintindihan kaya lumabas muna ako ng garden sa pag-aakalang signal ang may problema kaya hindi kami nagkakarinigan. Si Topher, wala na siya. Ang wika ni Edgar. Ha? Eh, saan siya pumunta? Tanong ko ulit sa kanya. Hindi ganun. Sorry April, wala na si Topher. Patay na siya. Sagot niya ulit sa akin. Parang tumigil ang mundo ko ng mga oras na yon, Papa Dudut. Parang umihip ng malakas ang hangin at nanlamig ako at natigilan ako at unti-unti na lang nanginig ang katawan ko. Anong sabi mo? Huwag mo kong gino-joke ng ganyan. Ayoko ng ganyang prank, sigaw ko kay Edgar.
Hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko. Binaba ko ang telepono at muling tinawagan ang nanay ni Topher. Ngunit nang sagutin ang ina ni Topher ang tawag ko, puro paghagulhol na lamang ang narinig ko mula sa kanya. Napaupo na lamang ako at sinabayan niya sa pag-iyak. Sabihin mo po sa akin hindi totoo yung sinasabi sa akin ni Edgar. Hindi po totoo yun, sigaw ko sa telepono. April, wala na si Topher. Hindi na siya nagising. Naluluhang tugon ng nanay ni Topher. Ibinaba ko na ang phone at tinawagan ng nanay ko. April anak, nag-aalalang bungad ni mama sa phone. Ma, si Topher daw po, naiiyak kong tugon sa kanya. Anak, sorry, kakatawag lang din ang pinsan ni Topher sa bahay. Binalita na niya sa akin, tugon ni mama. Hindi yun pwede ma, kausap ko lang siya kagabi bago siya matulog. Ano pong nangyari? Bakit naman ganun? Naluluha kong sagot sa kanya. Hindi ko napigilan ang paghagulhol. Ang daming tanong na pumasok sa isipan ko. Binaligan ko lahat ng nangyari kagabi, yung pagod sa mukha niya, yung paghina ng boses niya, yung paghilik niya. Bakit wala man lang akong ginawa? Hindi ko napigilang sisihin ang sarili ko kung bakit hindi ako naghinala na may nararamdaman na siyang hindi lang basta pagod. Sa isang iglap ay nawala ang lahat, Papa Dudut. Lahat ng pangako at pangarap ay hanggang salita na lamang. Parang winasak ang buo kong pagkatao. Parang namanhid ang pakiramdam ko. Isang linggo pa lamang akong nakakatapak sa Qatar at sinisimulan ko pa lamang tuparin ang mga pangarap ko sa buhay. Hindi ko man hiniling si Topher noon, pero bakit naman bigla siyang binawi sa akin kung kailan bahagi na siya ng buhay ko? Bakit kailangan kong magluksa kung kailan darating ang Pasko at birthday niya? Bangungot isang bangungot ang nangyari sa akin. Papa Dudut, ganun din ang nangyari kay Topher. Hindi siya nagising. Inatake raw sa puso ang sabi ng mga doktor. Bakit hindi ko man lang nalaman noon na may sakit siya sa puso? Bakit wala man lang nakapansin? Kahit mga relatives niya ay nagulat dahil mukhang wala naman siyang sakit. Bakit bigla na niya akong iniwan? Sabi niya sabay kaming mga ngarap at sabay ring tatanda. Sabi niya hindi niya ako iiwanan. Sabi ko sa kanya na ako yung aalis pero umalis din siya. Bakit doon pa sa lugar na hindi ko siya pwedeng sundan? Ikinuwento sa akin ni Edgar na pumunta siya sa bahay ni Topher at sinilip ito sa bintana ng kwarto nito. Nung hindi na ito tumutugon ay doon na siya kinabahan. Walang ibang tao ng araw na yon sa bahay kaya napilitan siyang sirain ang pinto ng bahay at maging ng kwarto nito. Naabutan niyang malamig na ang katawan ni Topher at wala na itong pulso at hininga. Gusto ko talagang umuwi para sana maihatid man lamang si Topher kahit sa huling hantungan. Pero pinigilan ako nila mama dahil baka mahirapan na raw akong makabalik. Ang naging usapan namin ng kapatid ni Topher ang nagpalinaw ng desisyon ko. Natanggap ko ang message niya sa Facebook at nakipagkita siya sa akin sa isang restaurant. Agad kong niyakap ang ate niya nang magkita kami. Hindi ko rin napigilan ng pag-iyak. Magkahawig sila ni Topher parang female version. Ate, gustong gusto kong umuwi ng Pinas? Sabi ko sa kanya at nakaupo kami sa lamesa. Hindi ko ginagalaw ang kape na inorder namin. Nawakan niya ako sa kamay. April, alam kong masakit pero huwag. Pigil ni ate. Pero sabi ko, gusto kong matupad ang mga pangarap mo dahil yun ang gusto ni Topher, hindi ba? Hindi niya gusto na makita kang umiiyak. Kahit wala ka sa Pinas at kahit wala na si Topher, nandiyan naman siya lagi sa puso mo. At alam ko na kahit siya
ay pipigilan kang isuko ang pangarap mo. Minsan lang ulit nangarap ang kapatid ko at ikaw yon. Ikaw ang pangarap niya kaya sana huwag mo siyang biguin. Tuparin mo ang lahat ng goals mo rito, ang payo ni ate. Miss ko na siya, bulong ko. Kahit ako miss ko na siya. Kung kailan uuwi ako ngayong Pasko, saka naman nangyari ito. Pero alam mo ba na simula nang makilala ka niya, nangarap na ulit siya, ang kapatid kong yun, ang kwento ni ate. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko sa kanya. Simula nang makilala ka niya, lagi kanyang bukang bibig sa akin kapag nagchat kami. Noong ko lang ulit nakitang masaya si Topher simula nang mawala ang papa namin. Nagsimula ulit siyang mangarap, isang bagay na tinigil niya na gawin. Ngayon lang ulit siya nangarap na makatapos ng pag-aaral, nagsimula ulit siyang magkaroon ng purpose sa buhay niya. Minsan naisip ko ay sana ay nagkakilala na kayo noon pa man. Pero iba ang plano ng Diyos sa ating lahat. Hindi man natin maintindihan ngayon, alam ko na darating yung oras at panahon na malalaman din natin ang dahilan ng lahat ng ito. Paliwanag niya, tumayo siya at muli niya akong niyakap. Mabilis na lumipas ang 2 taon, Papa Dudut, at nang makauwi ako ay agad kong pinuntahan si Topher. Akala ko noon kapag nakauwi ako ay sa dambana na ang harap ko. Ngunit hindi ko inakalang sa harap pala ng puntod ng lalaking pinangarap kong makasama sa panghabang buhay. Sobrang sakit na nangyari. Akala ko wala nang katapusan. Akala ko wala nang katapusan yung saya namin, pero hindi ko inakalang mabilis din palang matatapos ang lahat. Narito na ako, mahal. Tutuparin ko lahat ng mga pangarap natin kahit na hindi na kita kasama. Pangako ko sa kanya habang hinahaplos ang pangalan niyang nakaukit sa lapida. Sa totoo lang, Papa Dudut, naiiyak pa rin ako habang sinusulat ang kwento namin ni Topher. Malungkot ang nangyari sa amin, pero kahit papaano ay nagawa kong maranasan ang ganong klaseng pagmamahal. May mga tao sa mundo na kailanman ay hindi naranasan yon. Ilang taon na yung nakalipas, pero parang kahapon lang ang nangyari. Parang kakatapos pa lang naming mag-usap. Hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin yung mga hinga niya, ang kanyang mga huling salita. Ramdam ko pa rin yung sakit. Naghahanap pa rin ang tanong sa mga bakit. Patuloy na umiikot ang mundo kahit na wala na siya. Patuloy rin ang pagtanda ko, pero hindi na siya tatanda. Nawala na siya ng pagkakataon, pero para sa akin ay siya pa rin ang Topher, 23 years old, masayahin, mapagbigay, ang lalaking una kong pinangarap na makasama, ang una kong inibig. Minsan kapag sumasakay ako ng jeep ay lumilingon pa rin ako at umaasang nandun siya. At kinakawayan ako habang nakangiti at nakalabas ang magkabila niyang dimples. Pumupunta pa rin ako ng lake para mag-unwind. Minsan kapag nakakalimutan ko na ang boses niya, binabalikan ko yung mga videos namin at pinapanood ulit kung paano siya tumawa at magsalita. Hindi naman talaga tayo nakaka-move on. Maitatago lang yung sakit, matatakpan ang ibang masasayang alaala. Minsan makakalimutan mo yung mga bagay, pero yung emosyon, yung taong bahagi nito, hindi mo na yon makakalimutan. Habang nabubuhay ako ay mananatili siya sa aking alaala hanggat buhay ako. May puwang siya sa puso ko at makakakilala man ako ng iba. Magkakaroon man ng pamilya ay mananatili siya sa puso ko. Siya na unang nagturo sa akin na magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Yung pagmamahal na hindi maramot para matupad ang aking mga pangarap. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang April. Sa buhay po natin, makakakilala tayo ng mga taong magtuturo sa atin kung paano magmahal at mangarap ng hindi lang para sa ating mga sarili. Gayon pa man, mapagbiro ang tadhana.
Kadalasan ang taong yon ay hindi natin nakadakdang makasama pagdating natin sa dulo. Ngunit lahat ng aral at karanasan na ibinabahagi nila sa atin ay mananatili sa ating mga puso. Mga ka-online, mahirap makalimutan ang mga taong nagbigay ng halaga sa atin. Mawala man sila sa mundo, mananatili naman sila sa ating mga puso. Bahagi na ng buhay ang kamatayan. Kaya kapag nagmahal po tayo, ibig sabihin ito, tanggap din natin ang sakit kapag nawala sila sa atin. Pwede tayong maging malungkot, pwede tayong umiyak, pero sa huli ay piliin nating umusad at humanap ng kaligayahan sa mga bagay na naririto sa ating piling. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa Papa Dudut Stories. Maraming maraming salamat po mga ka-online. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Stories. Papa Dudut Stories.